guys, welcome back to Summer Rain Channel. On today's episode, tayo ay magtatanong sa ating mga kababayan dito sa Lebanon, as many as we can, kung ano ang kanilang opinion hinggil sa 150,000 pesos financial assistance. Ito ay alinsunod sa panawagan ng ating gobyerno na umuwi na ng Pilipinas habang bukas pa ang paliparan dito. So ngayon po, dahil sa kahilingan at saka panghihikayat ng ating pamahalaan na umuwi na tayo gawa na po ng tensyon sa south border, ano po yung take mo dito? Kayo ba'y uuwi or mananatili dito? I think this is the great opportunity para sa akin na hindi gaano walang ipon after 19 years. So, consider as good opportunity for me. Dahil since magpo-for good na ako, sasabay na lang ako sa repat. Kasi yung makukuha na yung bibigay ng MWO ay malaking tulong sa akin at sa aking pamilya. Po ay si Flora Rodriguez Sanchez, almost is already 38 years na dito sa Lebanon, pero okay naman po naging buhay ko dito since na ako dumating dito, wala naman naging problema. Nakadalawang employer, okay lang kasi nag-stay ako dito. At nagpapasalamat din ako sa aking mga employer, mga kaibigan, mga nakilala dito. Dahil sa matagal na panahon, parang mas matagal pang in-stay ko dito sa Lebanon kaysa Pilipinas. Kasi nung magpunta ako dito, running 24. Ngayon po ako ay 63 years old na. Oh, tama lang mag-ano. Kaya it's the time to go back to Philippines. Oo, mag at, okay naman ho, naging buhay namin dito. Na kung ano, at saka marami ng pinagdanasang gera dito sa Lebanon at pasasalamat sa Panginoon Diyos at walang nangyayaring masama sa akin at uuwi ako nang sana po ay makarating kaming lahat ng mga uuwi sa repatriation at pumayag naman ang boss ko na sumama na ako at saka panahon na po para magpahinga tayo sa mga katulad nating mga may edad na i-enjoy naman natin yung ating nalalapi pang lakas ng katawan sa ating mga pamilya. Maraming po salamat sa mga, lalong-lalo na po dito sa embassy na tinutulungan para makauwi na ang mga Pilipino dito para makauwi ng maayos at may huwag mag-alalat kahit papaano ay may magbibigay sila ng konting tulong sa amin po. Salamat yan po mga taga-embassy sa mga tulong nyo. Yan lang po. Ayun guys, may kababayan tayo dito. Tatanungin natin kung ano yung kanilang take sa panawagan ng ating gobyerno, maging ng ating embahada dito sa Lebanon, na umuwi na gawa po ng tensyon sa South. Sa ngayon, it's okay pa naman dito sa Beirut. Meron konting ganun lang, 50-50 dito. Yung may mga amo, yung amo namin, sabi, nagtanong ako, ano madam, magpa-apply ako ng pasya, no, not now. Yun ang sagot sa akin. Ako din, okay pa naman dito sa Beirut, wala pa namang, kunti-kunti lang naman yata. So, dito muna ako. May pinapaaral pa ako na anak ng college, hindi pa ron kasi yan yung 150. Paano yung nag-aaral ko eh, second year college pa, lawyer pa naman kukunin nun. Ikaw ma'am, ilang taon ka na dito? Ako rin, dito na muna ako kaysa makukuha ko ng 150,000, paano pagkasyahin sa araw-araw, sa kuryente, sa tubig, sa bahay. As long na okay naman ang mga amo namin at pinagsweldohan kami sa tama at protektahan kami kung ano man ang mangyayari sa Lebanon, so, nandyan sila lagi sa tabi namin. So dito na muna kami, at least hindi magugutom ang aming pamilya at mababayaran pa namin ang utang namin sa pag-ibig. That's it. Ilang taon kayo dito nang naging OFW po? Since na 2002. So, nung gera noon, nakikita namin yung mga bomba sa Faluha. Nakikita namin, nag-ayakapan kami ng pinsan namin. Sinabi namin sa amin ko na uuwi na kami ng Pilipinas. Pero sabi niya, it's a normal year in Lebanon since that I was born. Sabi ng madam ko. Sabi ko, madam, it's not normal for me. And I'm scared because I have two kids. So, hindi lahat ng mga Pilipina na uuwi dahil nag-ano lang sila sa 150,000. Isang buwan lang siguro yan. Kasi sa sitwasyon natin sa Pilipinas, lahat mahal ang mga bilihin. Kaya hindi namin i-rest din ang buhay namin na iuwi namin ang kamuwi kami sa sarili nating bansa. Okay lang kung bata pa kami, matanda na. So sabi ko sarili ko, mama, sasaluin namin yung bala kaysa uuwi kami na walang bala. Tapos ang chan, gutom naman.
Hindi, saluin na namin yung bala. Good afternoon. Kamusta po kayo? Happy Sunday. Ano, 150K or Lebanon? Lebanon muna. Actually, I'm not ready to go. Even if there is 150,000, if the working area is not safety, my ex-employer invited me to go back to her place for a temporary shelter. Yes. So, kayo po, sa offer po ng ating government, no, 150K, kayo po ba uuwi o dumito muna po? Sa ngayon po, hindi ako makakauwi kasi hindi naman basta maiwan ang amo kong nag-iisan. So, maganda na po yung may 150,000, pero sa ngayon hindi po kami basta makakauwi. So, dito muna po? Sa ngayon, dito muna. Kasi hindi pa payag ang amo eh. Basta ayos na yun. And so, 150K or Lebanon? Lebanon. Kasi may ano pa eh, may pinaparal pa, hindi pa pwede. Okay naman yung ano, yung sitwasyon sa amo namin, at saka amo ko, at saka malayo din kami doon din sa ano. So, okay lang. So, ligtas? Ligtas. Ah, okay. Okay. Thank you! 150 or Lebanon? Lebanon. Bakit? For me. 150 is only 1 month gastusin and then finish. Ilang taon na dito, sir, sa 24. 24? Yeah. So dito muna? Opo. Alright. Thank you. Kayo po, 150K or dito muna sa Lebanon? Dito muna po ako kasi mabait naman ang mga employer ko. Tsaka safe naman ako. Yung 150K kitain ko din naman dito yan eh. Kaya, sige po, okay naman at pabayaan na lang sa mga uuwi ng 150. I wish them good luck. At saka, ganyan talaga. Ipag-pray na lang natin na maging safe pa kami rito ng mga maiiwan. Salamat po. Ay, 150K po or Lebanon? Maganda nga sana po yung meron 150, pero sa kasalo ko yan po ngayon eh, ako yung may pinapagawa. Kaya hindi muna po ako uuwi. Uno muna sa 150. Kamakailan lang ay sinabi ng ating DMW Secretary Hans Leo Kakdak na sa ngayon ay magbibigay sila ng kabuuang 150,000 pesos financial assistance na mula sa pondo ng DMW at OWA matapos itong ripasuhin ng ating Pangulong Marcos na mula sa dating 50,000 pesos bawat ahensya magiging 75,000 pesos na ito. Dati pa man ay may tulong pinansyal na natatanggap ang mga umuwi nating kababayan mula dito sa Lebanon. Ngayon lamang ito nag-ingay nang ito'y ripasuhin dahil sa kagustuhan ng ating gobyerno na tayo umuwing ligtas. Matatanda ang nagsimula ang voluntary repatriation na pinagsamang pwersa ng ating embahada, MWO at OWA dito sa Lebanon noong nakaraang taon, 2023, buwan ng Oktubre. Because our government raised the travel alert advisory to level 3 due to the tension in the south border of Lebanon. Please be guided also that RPA Lebanon, bagamat they are here as one, bawat departamento ay may kanya-kanyang tasks. Ang nangangasiwa po sa pagpapauwi ng mga residents nating mga kababayan, ibig sabihin, yung mga nakapag-asawa ng mga Lebanese ay ang ating ATNPA Lebanon. Samantalang sa atin naman ng mga OFWs, documented or undocumented, ay ang Migrant Workers Office or MWO at ang OWA. Hindi naman natin pinalagpas ang pagkakataon na hinga ng ating MWO Labor Attaché Attorney Alejandro Padai ng mensahe kaugnay sa nasabing panimulang tulong ng ating gobyerno. Isang maligayang pagbate mula sa Migrant Workers Office ng Lebanon. Ako po si Labor Attaché Alejandro Padaen at ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan dito sa Lebanon na kung pupwede ay mag-avail kayo ng voluntary repatriation program ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pagrehistro doon sa link na nakalagay doon sa aming official Facebook page, MWO Lebanon. Hinihikayat mo namin kayo dahil nakikita nyo naman na ang nagkakaroon na ng matinding girian yung magkabilang panig at gusto namin mailayo kayo sa kapahamakan. Huwag po kayong mag-alala dahil sa inyong pag-uwi ay kayo naman ay aasikasuhin ng ating gobyerno at bibigyan ng mga programa para makapagsimula uli kayo sa inyong buhay.
Habang bukas pa yung ating airport, mag-avail ho kayo, lalo na yung mga walang mga papel, kailangan ho magparehistro na kayo ngayon at dahil kailangan pa namin kayong i-clear doon sa general security para mabigyan kayo ng exit pass. Doon sa mga may passports na at may valid na ikama, ay pwede namin kayo kagad may schedule ng pag-uwi. At gaya nga ng sinasabi namin, pag naharehistro na kayo doon sa link na yon, ay agad-agad namin kayong tatawagan at aasikasuhin na namin ang inyong pag-uwi. Maraming salamat po at sana ho maging safe po kayo. Mag-ingat lang sa inyong araw-araw na lakad habang kayo ay nandito. At sana ho maging ligtas tayong lahat na makauwi sa ating bansa. Malinaw po ang sinabi ng ating MWO Labor Attaché na magparehistro sa repatriation link ang mga nagnanais na umuwi ng Pilipinas upang makapag-avail sa nasabing panimulang tulong. So guys, that was all for today's episode. We will gonna update you from time to time, especially sa mga concerned nating mga OFWs dito. At this particular time, you should act as one and work together. Practice restraint on what's happening around us and use our social media privilege in a more productive way. And instead, let's keep praying that peaceful resolution will be attained sooner. Thank you guys for watching. Until next time, stay connected, stay safe, and God bless us all.